Alright, hi! Kamusta mga katimpuyat? It's me again, CJ! Marahil ay nandito kayo sa video na to dahil meron kayong kaibigan na may PCOS o kayo mismo may PCOS kagaya ko. So sa video na to, we are going to discuss about symptoms, treatments, may PCOS story. So, keep on watching! So, okay guys, disclaimer lang. I'm not a doctor, I'm not a medical professional. Lahat ng sasabihin ko guys ay based sa aking mga natutunan at based sa aking mga experience bilang girl na may PCOS. Our bodies are unique and our bodies are different. We have different needs and experiences. So, maaaring may sabihin ako na super effective sa akin at hindi effective sa inyo. So guys, ano nga ba ang PCOS? Lagi natin naririnig yan. Hindi na bago sa Pilipinas ang salitang PCOS, lalong-lalo na sa mga babae. PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome is an imbalance of hormones or endocrine disorder. So guys, may napanood ako dito sa YouTube mismo na in-explain niya yung PCOS. Polycystic Ovarian Syndrome. Poly means multiple, ibig sabihin madami. And then cystic is a fluid-filled sac. Ito yung mga bilog-bilog or cyst na filled ng tubig. Sabi ng doktor ko, yung word na ginamit niya is yung bugok. Ovary is yung female organ na responsible for making hormones. Until now, unfortunately, wala pa rin guys nakaka-discover kung ano nga bang sanhi ng PCOS, kung saan bakit ba siya nakukuha. Paano nga ba natin nalalaman kung meron tayong PCOS? First na alam ko ay ultrasound. So, pinapa-ultrasound ang isang babae para malaman kung siya ay may PCOS. Ang alam ko, there are two types of ultrasound, transrectal and transvaginal. Ang transrectal, ganitong kahabang scope, or mas mahaba pa, but I'm not sure guys, basta parang ganyang kahaba. Ito yung scope or yung tube na pinapasok sa puwet. Yung isa is transvaginal. So, alam nyo na kung saan pinapasok yun. Ganun din kahaba. Next, blood test. O yung ibang doktor, nagpapa-blood test pa para ma-check yung insulin level, cholesterol level, overall general check-up. So, summary lang guys for detection, ultrasound, transrectal or transvaginal. Next is blood test. And then third is general check-up. Ano nga ba ang signs and symptoms ng PCOS? Ang number one, irregular menstruation. Yun yung number one na sintomas ng PCOS nung hindi ka magkakaroon o kung magkaroon ka man ay sobrang tagal or sobrang dami. Una, gaano katagal, which is yung sinabi ko kanina. Sabi ng doktor ko, ang normal menstruation dapat ay 3 to 7 days. Yun lang. Meron akong mga kilala na as in months pa nagkakaroon regla or menstruation. Sobrang tagal. So guys, gusto ko lang din i-add na kahit na regular menstruation mo, possible ka pa rin magkaroon ng PCOS. Acne or pimples. So katulad ng naranasan ko guys, isa to sa mga pinagdadaanan ng mga PCOS fighters. Nung high school pa lang ako, sobrang daming pimples ko. Until now, meron akong mga acne scars. Yan. And ngayon naman, hanggang ngayon guys, ang dami kong pimples sa likod. Sa likod, sa chest, minsan sa arm. Sobrang dami. And weight gain. So guys, dito naman, hindi ako gaano naapektuhan nito pero may mga kilala ako na sobrang naapektuhan yung timbang nila dahil sa PCOS. Yung tipong konting kain lang, sobrang taba na. Ang lalong-lalo na sa sugar guys, ang taas ng sugar level ng mga babaeng may PCOS. Iwas-iwas tayo sa sugar, sa sweets. Hirsutism. Guys, kung may PCOS ka, mas marami ang
male hormones mo, yung magkakaroon ka ng bigote, balbas, tapos yung most common is may hair ka din dito, yun sa finger mo. Kung meron ka niyan, yung sa paa, ako marami ako guys. Man guys, effect nun sa akin, sobrang nipis ng aking buhok. Which is ako lang sa pamilya namin na sobrang nipis ng buhok, ang kakapal ng buhok namin. Infertility. Which is yun ngayon nangyayari sa akin. Hirap ako guys mabuntis. Sa side ng papa ko, hirap talagang magbuntis. So, yun yung pinaka-worry namin ng asawa ko. Talaga super. Na kasi imbalance kay. So, yung mga eggs mo, hindi siya nagmamature. Mood swing. Sobrang naaapektuhan ang emotion natin. Kasi imbalance yung hormones mo eh. Naguguluhan yung katawan mo kung ano ba din. Minsan nagtitake ng depression, anxiety. Kaya saludo ako sa mga taong nakakaintindi sa mga mood ng picos, lalo na aking asawa. Aww. So recap lang natin guys. 1. Irregular menstruation. 2. Acne and pimples. 3. Weight gain. Hirsutism. 5. Is infertility. And 6. Mood swings. So itong PCOS, hindi na to bago sa pamilya ko guys. And then nung ako na nagdalaga, aga kasi ako nagkaroon mga grade 6 or grade 5, hindi na ako nagkakaroon guys. At naman siya ng 5 months naman pina-check up ng mama ko. High school pa lang ako guys ha, required sa doktor na yon, or ewan ko kung baka sa lahat, required na i-PT ako. Kasi syempre, check muna baka buntis. And I'm not active, wala pa akong boyfriend noon eh, high school. Piniti ako, negative of course. Transrectal ako, kasi transrectal is for those na not sexually active. So, sa result guys, yes, na-detect agad na meron akong PCOS. So, ang ginawa ng doktor, binigyan na ako ng reseta. Tinay ko siya ng 10 days. Tinay ko siya ng 10 days. Nagkaroon na ako and then naging regular na ako. As time goes by, nag high school ako, nag college. Parang normal na sa akin na hindi ako nagkakaroon or delay ako. Nagkakaroon ako 2 months delayed, 3 months delayed, lalong-lalo na nung college. Pero hindi ako nababother. Parang, oh, okay lang sa akin yun. Hindi pa nga ako nagkakaroon. Kasi nakikita ko yung mga classmates ko, yung mga friends ko. Parang, pag nagkakaroon sila, sakit-sakit ng puso nila. Yun, wala sila sa mood. Hirap na hirap sila kapag meron sila. Ang go lang, I'm not bothered at all. Na hindi ako nagkakaroon. Kasi ang hirap pag meron. So, kung magkaroon pa nga ako nun, parang 3 days lang, 2 days. And then, nagka-work. And then, nagka-boyfriend. Sabi ng boyfriend ko, magpa-check up na daw ako at gusto niya na akong gumaling. Wala pa naman kaming plano magka-baby. Gusto niyang gumaling na ako. Gusto niya nang gumaling ako kasi nakikita niya guys yung pinagdadaanan ko. So, sinamahan niya mismo ako sa OB. Kinonvince ako ng boyfriend ko na magpagamot na ako ng PCOS ko. Kasi siya mismo, nababother na siya. Nung nabother siya, din ako nabother. Nung pa-check up ako, sinamahan niya ako, sinuportahan niya ako. Tinest, again, ganun pa din. Pregnancy test, tinanong kung kailan ako nagkaroon, kung gustong gumaling sa PCOS. Tinanong muna ng doktor kung gusto kong magka-baby o hindi. So, ang sinabi ko, hindi. Gusto ko lang na gumaling, maging regular yung menstruation ko at mawala yung mga pimples ko. Sobrang dami kong pimples nun guys, as in walang space for new pimple. Nag-decide yung aking OB, bigyan ako ng 10 days na gamot. Nung inanom ko yun guys, sobrang yung experience ko, as in hilong-hilo talaga ako. Iniinom ko siya sa office, night shift ako, iniinom ko siya, talagang kulang na lang, himatayin ako. Dinadala ako guys sa clinic kasi sobrang nahihilo ako dun sa gamot na yun. Tapos nun bumalik ako sa kanya, binigyan naman ako guys ng pills, which is yun yung binibigyan ng doktor para magkaroon talaga o maging regulate yung menstruation ng mga babae. So, nag-take ako, guys, for 2 years.
tinake ko yung pills. Yung effect, sa akin naman, effective yung pills talagang nagkakaroon ako. As in, gumaling yung mga pimples ko, yung magandang hormones yung lumalabas sa'yo, iba. After 2 years, nagpakasal kami ng aking boyfriend, na husband ko na ngayon siya. Gusto na naming magka-baby. Wapit ulit kami sa doktor ko. Super hirap naming makagawa ng baby. Which is too much depression. Ikaw mismo, hindi mo mabibigyan ng baby yung husband mo. Kung kailan gustong-gusto niya na. Ang sakit-sakit. Grabe yung pinagdaanan ko nun, guys. Guys, sa regular kong pagpapacheck up, pag-iinom ng gamot, for 2 years, guess what? Hindi ako gumaling. May PCOS pa rin ako. Nakakalungkot lang kasi nakapag commit ka, umaasa ka na gagaling ka for 2 years, and then for 2 years hindi ka gumaling at malalaman mong may hirapan ka magkaroon ng baby. Okay guys, gusto ko lang din guys isama. Pakita sa inyo, papakita ko sa inyo to or sasabihin ko sa inyo to para hindi kayo takutin. Kapag hindi mo nagamot ang iyong PCOS, ay possible na magkaroon ka ng ganitong sakit. Diabetes, high blood pressure, unhealthy cholesterol, sleep apnea, depression and anxiety, which is yung na-experience ko, endocrinical cancer, and is heart disease, is stroke. So, ano nga ba ang treatment para sa mga babaeng may PCOS? Yun yung question eh. Paano natin talaga magagamot yung PCOS na yan? Tapang nakaka-discover kung saan galing ang sakit na PCOS, wala pa rin nagagawang gamot para dito. But, meron prevention paano ma-manage ang mga sintomas. Na, katulad ng pinagamot sa akin ng aking doctor is yung pills. Hindi ko siya mare-recommend guys kasi kailangan ang pills ay pinipprescribe mismo ng doctor nyo. Hindi kayo pwedeng mag-try lang dahil sa sinabi ng ganito, ni ganyan. Kasi mas magandang magpa-check up. Maraming magagaling na doktor dito sa Pinas. Kailangan lang talaga magtanong, mag-research. Guys, may nababasa ako na ang iniinom nila or yung pinescribe sa kanila ay metformin, which is yun yung para sa diabetes. But again, kung mismo may PCOS, hindi siya prescribe ng doktor ko sa akin. So next guys, lifestyle natin. So sobrang hirap na gawin kasi nagwo-work na sa gabi. So kapag panggabi ka, sobrang hirap guys maintaining lifestyle. So, una is magkaroon ka ng enough sleep. Ginawa ko guys, as in nagkaroon kasi ako talaga ng problema sa pagtulog. Nag-invest ako ng mga gamit para maging komportable ako sa pagtulog. Kasi number one talaga is, kailangan talaga tayo magkaroon ng sleep. Kasi dito nagkakaroon ng pahinga ang ating mga katawan. Nare-recharge siya. So, kailangan natin siyang alagaan. Mahal magkasakit. So, ang ginawa namin ng asawa ko, bumili kami ng aircon, comfortable na bed para matulog. So, guys, kailangan nyong mag-isip. Katulad ng sinabi ko kanina, iba-iba tayo ng katawan, iba-iba tayo ng experience and needs. Kailangan natin i-understand yung body natin kung ano ba kailangan niya talaga. Number 2, healthy foods. So, kailangan natin ng healthy diet. Kailangan, kung magda-diet tayo, meron tayong idadagdag at meron tayong ibabawas. So, ano nga ba idadagdag natin? Idadagdag natin, guys, yung mga bagay na masusustansya. Alam nyo na rin, guys, kung anong ibabawas, which is yun yung masasarap pa. Dairy, caffeine, yung mga coffee, wag sobrang nasa sweets, guys. Tayong mga malpikos, oo, sobrang hirap. Lalong-lalo na sa akin, kasi ayun yung nagpapagising sa akin sa gabi kapag nagtatrabaho. Third is exercise. So, guys, may mga nakikita ako mga PCOS fighters na ginagamot nila o minimaintain nila yung symptoms, which is yung isa doon is yung exercise. Minimaintain nila yung kanilang body weight kasi sobra tayong nagigain ng weight. And mas marami din guys, stretching, yoga. Kung magkaka-baby ba ang isang babaeng may PCOS?
So, ang sagot dyan, guys, is yes. Katulad ko, guys, kanina sinabi ko na sobrang hirap ng pinagdaanan namin ng asawa ko para lang magka-baby. For 2 years of medication, a lot of doctor visits, nagpalit-palit na rin ako ng doctors, lots of prayers sa mga kaibigan ko at pamilya ko para lang magkaroon kami ng baby ng asawa ko. Nasagot na siya. And we are having our first baby. I am 28 weeks pregnant. Papakita ko lang. So, magkakaroon ako ng separate video para sa pregnancy journey ko, kung paano ba ako nabuntis, guys, para din makatulong sa inyo, para magkaroon din ng idea. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, lagi lang kayong magdadasal at magtiwala kayo sa doktor nyo na magkakaroon kayo din ng baby na kagaya ko. Para sa mga may PCOS na nauubusan na ng lakas ng loob para magka-baby, sana maging magandang example ako sa inyo kasi, pero eto, magkaroon na ako ng baby. Kaya guys, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. I am praying for our healing. Gagaling tayong lahat, guys. So guys, hanggang dito na lang. Sana marami kayong natutunan sa aking mga na-share video. Please hit like at mag-subscribe na din kayo. At mas maganda kung pipindutin niyo din ang kampana para sa more videos. Thank you guys. Good luck.